Tama 'yung sinabi ni PRRD. Sabi ko nga eh, grabe talaga. Hay nako. Anyway, lapit ka na lang kay PNP Chief Azorin, mabigyan ka ng tsansa. Kamagalala, meron ka na mga, may tutulong naman sa yung PNP chief dyan na malay mo, pagsisihan mo yung iyong ginawa, di ba? Meron ka pang ano, hope. Quezon City pa ito ha, Quezon City ha. At saka hindi ho gabi yan ha, maliwanag ho ang camera. Ewan ko kung night vision niya, pero ang alam ko kasi pag night vision, it's either green or black and white. Ito ho eh, may kulay. Pero alam mo, ako na nung napanood ko ito, napasalamat na lang ako sa Lord kasi yung pagpiglas ng babae kung ano yung lalaki, buti hindi niya ano ha, hindi niya tinuluyan kasi pagka ganyan no, mga kapatid, mga kaibigan, ako hindi naman sa nga ano, bigayin niyo na lang ho kasi delikado eh, baka mamaya ano may topak ho yung ano biglang, di ba? Tanong natin sa PNP chief, baka mamaya kasalanan ng assignment. Sabi niya, kasi ho, wag ho kasi kayong gagawa ng assignment habang naglalakad po. So, para hindi ho kayo ma-hold up. Hindi kaya? Hindi, tanong ko lang ha. PNP chief, last year pa ho ito. Nagtatanong lang po ako, sir, ha? Nagtatanong lang ng matino. Baka dilawan nyo ng ho. Ay, baka nga. May punto ka. Baka detractor lang yung hold upper. Di ba? O baka naman ang detractor, eh, itong News 5. Kasi, pinost nila eh. Detractor siguro ito. Ito naman, isa pa. Last year ho din ito. Lahat ito, pasensya na, wala akong balita ngayon. Kaya last year ho lahat ito eh. Ha? So, wag ho kayo magagalit dahil wala akong balita ngayon. Last year ho lahat itong video na ito. Ito ha, gusto ko lang ibalik tanaw. Naalala nyo, ito yung panahon na kay Pinoy. Ewan ko kung naalala nyo, ito yung mga ganitong panahon noon na kay Pinoy. Tapos kaya natin gustong manalo si Pangulong Duterte. Naalala nyo yun? Kaya natin gusto si Pangulong Duterte. Tapos naglabas ng video si Pangulong Duterte noon eh. Sabi niya, oh kayong mga kriminal, huling Pasko nyo na to. Naalala nyo yun? O tapos, nanalo si Pangulong Duterte. Wala ka na makikitang ganyan. Yung mga riding in tandem. Di ba? Bakit? Ang makikita mo na lang kaliwat kanan, nakabulagta ng mga nanlaban. Di ba? Pero at least, ang mga nakabulagta, yung mga nanlaban. O, eh ngayon, balik na uli. Buti na habol siya. Eksakto daw, may pulis na hindi pa nga ata naka-uniforme. Baka pa-uwi na, hindi natin alam. Pangalawa na yun. Ito uli, last year huli ito ha. Pagpasensyaan nyo na ho, puro last year ito lahat ha. O, ito naman si ate. Ano may kasalanan dito, hulaan ninyo. Ha? Melty ang may kasalanan. Ang may kasalanan nito, Melty. Bibili lang sana si ate ng Melty. Ayan! Kaya wag nyo sisisihin yung yung ating otoridad. Melty ang sisihin natin. Ulitin natin. Ano ba kasi ate ginagawa ninyo? Bakit kayo nahulihan na, bakit kayo nakuha na ng cellphone? So nagsiselfie sila. O, di ba? Parang, hindi. Kayo naman, makaano naman kayo. Nirarime nyo lang yan. Selfie. Melty. Di ba? Binibitat. Nagsiselfie. Nag-melty. Ayaw talaga. Ayan, nakuha. Hindi ko nga maintindihan ko ang nakuha ba yung cellphone o yung Melty. Hindi ko alam. Sabi ko naman sa inyo eh. Ha? Sabi ko naman sa inyo eh. Ha? Ano yun? Banat bay? Minsan, nakala mo, ina-assume mo na hindi mangyayari pero dahil sa television mo lang nakikita. Oh, ngayon, nandyan na. Kaya ingat-ingat na lang ho tayo, ha? Ulitin ho natin sa mga kababayan natin. Ingat-ingat ho tayo. Kasi hindi natin alam kung anong nangyayari sa ating kapaligiran. Tapos eh, pagka ganyan pa, buting, pinost kaya nila to? Baka sila pa sisihin at pinost nila ito. Hindi kaya? Baka sila pa sisihin ito. Ah, alam ko na! Baka naman pinklawan yung bumili ng milk tea. Hindi kaya pinklawan yun at detractor ni BBM yun?
Kaya nawala yung kanyang yung kanyang cellphone. Ano man masasabi ng 31 million, sabi ni Psychotron X, naninira lang kayo. Yan, naninira lang kayo eh. Ha? Mga detractors lang kayong lahat. Yan ang totoo dyan, detractors lang kayo. Then nung narinig niya, antay kayo, antay. Yan ang isa pang, tinan mo, ang lungkot nito, no? Mantakin mo, nahuli na, dito ang tuwa ka na. Ay, 17 years old, okay, DSWD ka. Nakapunta na ho ba kayo? Ito ah, kasi kami ni Mocha, no, nakapunta na ho kami sa mga DSWD na tuluyan. Alam nyo, hindi naman siya na nga, ano, pero hindi ho siya, ano eh, hindi ho siya masasabi nating sapat para ikulong. Una-una, walang gwardiya eh. Ibig sabihin, hindi naman ho yun equip ng mga BJMP. Hindi ho eh. Katulad niya, halimbawa yan, oh, nahuli mo, dadalin mo ngayon doon, madali ho makalabas yan. Lalabas lang ho yan. Tatakas lang ho yan. Kaya nga sana eh, sana yung batas ni Pangilinan, eh sana maibabaman lang. Kahit man lang siguro ano sa akin, siguro mga 15, ganun. 12. Maganda nga 12 eh. 12 pataas. Basta 12 pataas, may pananagutan na sa batas. Kasi nakakabuntis na nga yung 12 eh. 30, nakakabuntis na eh. Alam na nila ginagawa nila eh. Oh, eh sana may mga ano uli. Manawagan nyo tayo sa ating mga senador, mga kongresista, baka pwede nyo amendahan ang ating batas na gawing 12. Okay? 12 years old pataas, eh, pwede nang managot sa ating batas at pwede na humakulong, di ba? Sana po, sana lang ha. Sana lang naman po. Yan ang gustong ayusin ni Senator Rapi. Wag naman si Senator Rapi pa ayusin nyo niya. Mamaya, banata na naman yan ni Kabutas. Sasabihin na naman, at Senator Rapi, ayutin mo muna yung pamilya bago yung ano. Wag naman. Iba, pwede bang iba? Pwede bang ibang gumawa? Malamang pwede siguro si Senator Bato. Senator Bato, bikini man, baka naman pwede ka magpasa ng batas o amendahan nyo naman yung Senator Bato, Senator Go. Yung ating, kasi alam ko si Senator Go, pwede kasi, di ba, alam mo naman din ng advokasya niya, katulad ni Pangulong Duterte, baka pwede nyo namang isulong yung ano, mas mababang edad, 12. Wag nyo na ipaano kay Senator Tulpo, baka mamaya isipin, banata na naman yan. Bakit na naman na maganda yan? Tingin man din ang tabatat yan eh. Sa 15 years banat by, kasi yung 12, wala pang alam yun talaga, ganun, depende sa, ayoko, ako gusto ko 12. Gusto ko talaga 12, hindi 15. 13 years old, ako po. Hindi, alam mo kung bakit. Ito ah, sa akin ah, kasi ang ginagamit na tulak sa kalsada, mga ganong edad na, 12, 13. Kasi nga, alam nilang walang huli. Pag nahuli, turnover lang sa barangay o sa DSWD, tapos makakalabas na uli. Mga 12. Eh, dapat talagang ganun kababa ang edad. Sa akin ha, sa akin lang ha, 12 pataas. Sabihin mula 12, 11, yun, pwedeng DSWD. Pero mula 12 years old, dapat pwede nang isuot sa banga. Isuot talaga sa ano, nakulungan na. Although, separate ang kulungan. Okay? Hindi ko sinasabing ano ha, isama sila dun sa mga hard killer. Hindi ho yun ang sinasabi ko. 12, dapat talagang meron na silang kulungan. Hindi DSWD. Pag DSWD, patay tayo dyan.